NXPE in ONIC Philippines. Sino nga ba ang may kalamangan sa early game, Chantel? In terms of early game, may Selena kasi. So magiging crucial dito kung paano yung pagbitaw niya ng araw. But mataas yung chance for them for a first blood. Oo. Trap City eh. Oo, Trap City din. Masagutan pala ng trap to. May Popol, may Selena. Wait lang, magkakampi. Magkakampi. Yeah. Ito na nga yun, yeah. Trap City. Welcome. Trap City. So, kailangan isave ng isave ni Miko Phobia yung kanyang passive para lang tapakan yung mga traps na yun. Uh-huh. But the problem, kapag natapakan mo kasi, yung vision ngayon ng ONIC, nasa kanila na yung info kung nasan magro-rotate. So, kailangan nila ng mga medyo street smarts na galawan dito eh para iwasan yung mga ganong information. And speaking of vision, magiging mataas ang chance na hindi masyado magro-rotate ang side ng ONIC doon sa may top lane kasi maglalagay lang si Super Friends ng kanyang mga traps. Mm-hmm. Tapos meron naman ng sariling pang vision dito si Net. So pwede tayo makakita ng mga gank dito sa lane ni Ren and JN ni Dare or talaga mag-i-invade yung side ng ONIC. Gank na lang dito pero nag-miss ang isang Renner shot. Nakakairita yung Chichudog na yan eh. Oh no! Susubok ngayon si Miko Phobia ng clothesline. But it's not gonna be enough. Bukod sa early flicker na na-force ni Nets ay medyo napaback din niya si Miko Phobia and now Super Friends. Hinahanapan si Donut ng butas pero si Kazen ay papasok. Grabe si Super, super advanced. Akala niya siguro tatumbling. Pinredict niya na tatumbling si Donut doon. And yeah, for ONIC. Super advanced. Super advanced. Kala niya nga tatumbling eh. No? Akala niya tatumbling. At least nakakalculate sila ng mga pwede mangyari. It's all about calculations. Kung may ultra instinct, meron ding mega mind. Mega mind si Super Princess Elena. Super advanced eh. Ang ganda din doon ng sagot sa Beatrix dito. Yung Chichudog kasi ni Popol. Pero ay talaga nakakarita sa Bea. Flicker out para kay Miko Phobia. Super Prince again with Super Advanced Arrows. Minsan iisipin natin kung sadya ba yun o hindi. Pero alam naman natin, very talented Selena player si Super Prince. Uh-oh. Kaya aabangan na lang talaga natin. Minsan yung advance na yun, yung pa yung magpapa-elib sa'yo. Kasi usually hindi mo maiisip na doon pala dadaan pero doon dumaan. But right now sabi natin hindi masyadong magagank doon sa may top lane pero gusto agad bigyan ng ONIC. Oy, grabe, grabe doon! Numinum Blast! Dalawa tatamaan! Robby does! Nagluto na naman din! Masarap ata ang luto. Masarap ang putahe ngayon ni Rapidot. Sa kanyang Lolita, it gives ONIC the time to maybe get this tower in the top. At pwede rin simula ng NXPE ang Turtle kasi medyo no choice na. Lahat ng tao ng ONIC Philippines ay nasa top lane. Might as well start that Turtle. And speaking of that, next play, iba sinisimula na nga nila yan. And I just have to say, yung Lolita pa lang, pang counter lang sa kanya would be the wild charge from Miko Phobia and even a Tempest. Ay, hindi nga eh. Yung wild charge nga. Wild charge lang eh. Wild charge lang nga talaga. So, kailangan na pagka nag-go ang next play Evos, dapat sure sila na mag-go nila agad yun. Kinagat this time si Kazen. Kazen with the Tempest of Blades out. Ang sakit ni Nets this time. 3 minutes pa lang yun. 3 minutes pa lang. And this is a very well taken care of the Popol and Gupa. Kumbaga, ito yung naalala ko, OG ONIC pa eh. Kumbaga yung mga lumang ONIC Philippines na talagang nagpo-Popol and Gupa, mapa mid lane, mapa gold lane. Tapos, kumbaga kakainin agad yung third plating. Busog ang Chichudog na ng ONIC Philippines dito. It's really a great answer to the Beatrix kasi lalo na pag sniper type, paharangan lang nung Chichudog yung snipe eh. So medyo may ilang si Donut kung ano ba talaga ang i-hit niya at kung anong klaseng gun ang gagamitin. Sakit ng damage by the way and for Rapidot and Super Friends, ang parang nangyayari is magpo-front si Rapidot para if ever na may damage na para sa kanya, meron agad na pangsalo with the Bulwark Shield. Medyo ang nangyayari ngayon kay Miko Phobia ay nagbivision siya pero alam mo yung parang kada lakad niya may nananakit. May kurot. Yung kinukurot siya eh. Kada tapak mo sa mga bush parang may nababatok sa'yo. Yeah, those are traps and arrows. And ang lupit ng ONIC kasi nire-respeto nila. Sige, normal, chaniin mo lang. Literal na chaniin mo lang, kurutin mo lang hanggat sa mag-back na at mawala yung vision.
Wow, ONIC Philippines really playing well in this game. And yun naman kasi ang trabaho ng ni Miko Phobia this game at medyo tanggap na rin niya yun. Pero bilang manonood, bilang caster sa laro na to, parang ang hirap. Parang pag nakikita mo naglalakad, tas maso-slow, matatrap, kakagatin. Ano bang pwedeng gawin ng, ayan na nga, ayan na, sinagot na, yan ang pwedeng gawin. Oo, kaso parang bibigyan agad yata agad si Rene J. Bomba, ang bomba, op! Up. TikTok Blaze para kay Rene J. Tumitiktok dito sa loob ng base ng ONIC. At binigay niya na. Alam niya na. Pero ano ba makukuha ng NXPE doon? Susubok sila sa top lane ng push. Si Deray nandito. Pero buhay pa rin si Deray. There's a real win manipulation para kay Yele Hayes. At ayun na, hindi na in-advance yung arrow. Win na lang talaga pag in-advance pa yon. Getting the hit. Ang kapalit ay tower. Pero papalitan din ang turtle ng ONIC. Cross map play mula sa ONIC and NXPE. Napaganda para sa side ng ONIC dahil yung turtle is yung gold nila is so for everyone. Now for next play, Evos, since nagiging aggressive nga yung kalaban nila, mas gugustuhin nga naman nila na paliitin yung vision mo pagdating sa mapa with those turret takes. So palitin mo nila after nun, tsaka sila magiging aggressive. At sa ngayon, mukhang purple buff ang isi-secure ng NXPE. Tandaan natin, sobrang importante sa isang lane ang purple buff. Kaya ang daming tao around this area. Yeah, pero may mga catch din though. Ang side ng ONIC, ang maganda sa isang... Ang maganda sobra sa isang Popolin Kupa is kapag team fight, may times na hindi mo na napapansin na pwede kayong in-hack up. So many times na nakita natin yung instance na yon na kaya mag-outplay. At yun, Chantel, nakita ko yung build ni Sensui. Hindi na tank Julian to. Kailangan kasi, since mag-iikot kasi sila constantly, ang gagawin nila is instant burst na agad para walang pang counter goal yung side ng next play. Was kasi pag binigyan nila ng opportunity, magkakaroon pa si Yele Hayes dito ng chance na ilatag yung kanyang real world manipulation. Concentrated energy and pokes coming in for the side of ONIC. Di sila pumipersa talaga, no? Ano lang talaga sila, palilitan lang nila, pailangin lang nila yung pwesto ng next play Evos habang si Nets kukuha lang ng kukuha ng Torre talaga. Wow. 7 minutes in, 2 kills pa lang ang nangyayari. Ito yung objective lang yung kalaban. Yeah. Yung ONIC, Torre lang yung kalaban. Wow, nanlupit ng ONIC dito. They know their assignment. They really study. There's your arrow and mukhang poke lang din to. Ito yung play na laging ginagawa ng ONIC. Binibait nila yung arrow. Go-go ba kayo or hindi? Ikaw pa yung mahihiya eh pag ikaw yung tinamaan. Go-go mo ba ako o hindi? Parang pinapaasa mo lang ako! Ang sakit naman nun! Men, pag kinagat ka ng ganong aso, uuwi ka na lang eh. Sinabi, hindi nangangagat, pero nangangagat pala. It's all part of the show, kumbaga, para dito sa side ng ONIC. Kasi they wanted to go for a damage type of marksman na mayroong sariling defensive na description in nature. At napaganda lang para sa kanila. But right now, for next play, Evos, mahirap for them na gumawa ng play ngayon, not unless merong player from ONIC na nasa maling posisyon. Oh my glove, there's your combo. Inabangan yung pampabilis dito, Red J. The Hitman! The Hitman, Bulato, tumatak po na lang. Lutang, Red J. Lutang palayo, sabay dash out palayo. And the ONIC, hindi na sila magpupumilit. Ito yung Captain Jack Sparrow ang galawan. Ito ang araw na maaalala nyo na muntikan yung mauli ang kapitan. Para ano eh, the Fast and the Furious yung nangyari. Nakita ko talagang dumiretso. But right now for ONIC, yes, di rin nahabulin ngayon na si Rene J. But at the same time, hindi rin nakalimutan na kumuha muna ng other objectives. That is the second tier turret. So makikita tayo ng pang-counter naman or pang-trade from next play, which is the bottom lane turret. 6-2 ang ating turret. Actually, 6-3 ang ating turret scores. Unti-unting umahabol ang next play Evos in terms of securing those turrets. Pero alam mo kung anong pinaka-makakatulong for NXPE para makasecure o mabalanse ang ating turret score dito. Kailangan nilang masecure. Sunod na Lord o yung pinakaunang Lord. And speaking of Lord, kaya din nila tinatry na mag-push from time to time kasi ang pinaka-importante later would be the Lord Dance. Mas gusto mo na meron kayong mga vision on other lanes kaya sila sa bottom lane kasi doon magsuspawn but Rene J nakuha doon. 4-on-5 ngayon ang pwedeng mangyaring laban this time as Rapidot hoping to get a setup. Man, sinubukan ni Rene J lahat ng makakaya niya to save this game again.
pero napahamak muli dahil napakabilis ng rotations mula sa ONIC Philippines. Pero mukhang safe naman si Miko Phobia. Pero 15 seconds from now ay nalabas na rin ang unang Lord ng laro. Buhay naman ang lahat by that time. Ang galing ng ONIC kasi hindi sila pumipersa ng all-in eh. Rather, ang ginagawa nila, use the arrow to poke at miss, inaano nila eh, parang mini-misdirection. Kala mo dito yung arrow pero sa kabila at ang totoong pang stun is yung kay Julian. Yung knock-up. Tapos after pa nun, merong humahabol na chichudog. Kaya naging mahirap na for next play Evos na mag-disengage. Pero gaya na binanggit natin, ang pinaka-importante ngayon laban would be the Lord Dance. Nakaangat yung minion, or actually, nakasira din ng next play doon sa may bottom lane. So the vision is there. Pero feeling ko, hindi mo nalang i-go-go. Palilitin lang muna nila yung mapa talaga ng ONIC. Uy, yun nga ata ang kanilang plano. Give the first Lord to ONIC Philippines. Sumubok tayo dito sa side lanes. It's one tier 2 turret na kinuha ng NXPE. Oh my God. At pinamigay ang Lord. Worth it kaya to? Oh my God. Babulin ba nila dito si Case and si Renny J na naman? Magiging sacrifice ba? Magiging martir ba ulit si Renny J in this situation? Jack Sparrow moment na naman. Tumatakbo. Ang bilis lumutang. Ay, pumasok ng base. Sumali. Sumasabog ang bomba. Sinalubog si Lord. Sasali na sa kabilang team si Renny J. Kinakagat ng chichutok si Renny J dito. Renny J is down. Napakasakit naman na kasi ni Nets. 4-0. Ito yung tipo na naka-weapon mastery pa. Yung numunuot sa sarap yung sakit. Tignan mo naman yung item build chance. Sakto-sakto. Meron ka ng Wind Talker, meron ka pang Berserker Series. So talagang pipitik yung damage. Wala pa talagang physical defense si Renny J at that moment. So hindi masasambot nung Oracle. May counter code distance si Miko Phobia with a one charge. Ngayon, yun yung setup na meron si Yelly Hayes. Finally, NXPE. 11 minutes in. Unang kill ng NXPE. Ginulat ni Miko Phobia at ni Sniper naman ni Donut. Alam mo, yun yung inaantay talaga ng NXPE. Was kaya sinabi natin na crucial yung mga Lord Dances. Oops. Okay, tatama yung close line doon pero binabantay ni Dare this time si Kazen. As NXPE reserving all their skills once again. Ang pressure this time is they need to use the real world manipulation muli. Isa na namang game for Yelly Hayes para i-shoot yung mga ultimates ng tama. And if there's one thing that NXPE does well is defending. Yeah. Kumbaga ilang beses na natin nakita to chance. Kasi more on tempo talaga sila. So part of the tempo kasi is kung paano mo patatagalin yung pagdedepensa sa inyong tore. Now look at the itemization. Meron ng endless battle dito si Kazen. So we're not seeing a lot from NXPE in terms of team fights kasi they are making a way para makahinga sila doon sa aggressiveness ng ONIC. So makikita naman natin, regardless kung nakalamang yung ONIC doon sa mga kills na yon, meron pa rin silang space where to farm kasi nakapag-push sila from time to time. And grabe si Saint Swee, tignan mo siya yung pinakamayaman. Mas mayaman pa siya kaysa sa gold laner. Full item para kay Sensui. Nasabi niya kanina, sige, tank ako. Ngayon, ako naman. Damage ako. Kaya din pala siya na-burst agad kanina na next play. Instant kill agad after the 12 charge from next play. So kailangan maging maingat naman ngayon ni Sensui pagdating sa Lord na susunod kasi pwede siya ulit yung i-go para walang retribution holder for the team. At napaka-importante ni Sensui for the side of ONIC Philippines. Ngayon, nalalabas na ang Luminous Lord. Hindi siya pwedeng mapitas ulit dahil siya nga ang may hawak ng retribution. Ano kaya ang gagawing diversion play ng NXPE? Ito na yun! We're doing it again! Renny J versus Minions! Pero kaya bang makuha ito ng NXPE? Oh my glove! Napakasakit nito! Another Sensui Lord attempt. Nagpalit pa ng item. Ganun na kayaman. Sana all. Ang daming pambili ng item, no? Pero alam ni Super Prince, by the way, na nandun yung positioning ni Donut. Meanwhile, for Renny J, makiklear pa rin siya ng minion wave para nakangat yung minion nila sa may top and even mid. Kasi dalawang lanes yung kinakat niya eh. Ito na ang retry battle. Ma-steal kaya ni Kazen to. Naka-set up sila. 10k ang buhay dito this time. Nan Lord, pasok si Dare. Nireset muna nila. Nag-call ata ng hero si Dare this time. Nandun si Rapido. Tumama yung Void Crystals. 4-on-5 libreng Lord.
It's ONIC time, sabi ni Sensui. ONIC Philippines na secure ang second the lord of the game. At kung titignan natin ang objectives na nawang turtle, napakadaming tore. Uh-huh. And this time around, ang unang luminous lord na rin. And speaking of that, grabe control doon ni Rapidot din. Hindi niya ginamit yung kanyang luminous blast knowing na may mga players doon na next play evos. So alam niya kung kailan gagamitin itong specific hero just to go against next play. And crucial ngayon for next play is kung paano naman sila makakadepensa at manalo. Sheesh! Super advanced! Yung paana na ito is luminous blast. May counter ko naman sila doon. Nandito finally sumot na ito paana. Pero si Dex ang gunat pa rin na Jake Chudong. Pinag-gurt na sila nung aso ni Dex. At tatlo ang nawala sa NXPE. Si Rene J ang bomba na lang natira. Pero defuse godlike for Dex. Sumubok na lang si Donut at tapos ang laban na to. The rising star. Napaka-poetic ng ending ng laban na to.